Proverbs 14:12. There is a way to see the title of man. Ano sabihin ng see it right? Ano yung right? Tama. Ano yung way? Daan. Daan or kapalaanan. Okay, sa dito, kapalaanan. Ano yung kapalaanan? For example, uy, mayroong exam, di ba? Kanina. Paano yung way? Paano ka mananalo? Pwede kang mag-aral. Pwede kang mag-opya. Pwede kang nung nag-aaral tayo, bigla mo palitan. Mandaya, di ba? So maraming kaparaanan. Eh okay lang yung mandaya, parang mataas ako eh. Hindi mataas ako sa Bible case. Tama ba yun? Kaya sabi dyan, ano yung cement right, mga bata? So yung right is tama, ano yung cement right? Ha? Pag cement right, parang tama eh. Okay? Hindi ka sigurado, pero parang tama. Okay? Kasi sabi niya, there is a way which seemeth right to man. May maraming mga kapalaanan, kala mo tama na. Okay. Kaya sabi diyan, but the end thereof are the ways of death. Ibig sabihin ng end, ibig sabihin nun, yung katapusan o yung magiging resulta ng ginagawa mo. Diba? Yari, no. Ways of death. So, ano yung sabi niya sabi ng verse niya sa atin? Ibig sabihin, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Mag-ingat ka sa mga pinagpapalagay mong tama. Kasi bakit ka ba nagpapalagay? Paano ka ba nagpapalagay? Ganda sa mga bata, ganda ng lesson. Paano mo nasabi tama? Kala ko tama, mali pala. Minsan hindi masamang magpalagay kasi yung talaga yun eh. Diba? Nag-aaral ka, inaalam mo, nagkamali ka, okay. Kung nagkamali ka ngayon, di mali ka, itama mo na. So kasi pag medyo kumpigado na yun, ano na, yung ginagawa natin, alam mo, pag lumalaki na kayo, minsan, hindi na kayo, minsan, mas ubay-ubayan ng magulang mo. So, yan, tulad dito mga to, mag-homeschool ko. So, ang sistema ng homeschool is, ano, sila yung mismo gecheck ng papel nila. So pwede yung dayain yun. Pero syempre may mga ano yun, may mga dapat marunong yung supervisor ng family. So, sa case nito, yung nanay nila. Pag napalinuhan mo si nanay, ang nakadaya ka, kaparaanan mo yun, nakaparaan ka. Kaso, mali pala eh.
bandang muli, tatanungin kita. Saka actually, may exam yung, mga ilang exam yung. Pag hindi mo alam, hindi ka kapasa talaga. Okay? Kasi yeah, may recitation din. Ba't ang perfect ka dito, pero hindi mo masagot. Pag tinanong ka na. Kasi yung pala, dinayang or binilang mo, ito yung next, ito yung sa number one, kahit ano pang sagot dyan. Ito yung, kahit anong tanong yan, ito yung sagot. Kinabisado mo lang. Eh pag medyo iniba na yung tanong, okay? Ganun din naman sa amin eh. Hindi ano, hindi kung ano yung nabasa mo, yun na hindi. Papaikutin ka. Okay? Kaya ganun, kabata ha. So huwag yung ipagpapalagay lang. Pag ang usapan ng ano ba ang tama at mali, siguraduhin mo. Kaya yung hindi ka masyadong naunawa, magtanong ka. Pag medyo may doubt pa, tanong yan, solving tayo. Eh di ba basta lang masipag, tapos hindi mo pala sigurado, tapos sasabihin mo sa oka, ligtas ka na. Basta nag-pray ka. Kasi gusto ko nang makauwi eh. Kaya gusto ko makarami, kaya yun. Hindi ganun. Ganda yan, so napakarami application ito. Kaya sa mga ano, laging na build up ako eh. Diba? Dami. Ito yung tama eh, kala mo lang yun. Diba? So paano ka makakasigurado? Tumalis sa utak ko yung nangangalamin doon. So paano ka makasigurado? Ulit-ulitin mo. Pag laging tama itong sagot na to, yun talaga yung sagot. Diba? So ganun din sa Bible. Ibig sabihin, hindi kasama. Pag hindi ka sigurado, kung nga rin, hindi niya naiintindihan. Diba? Sabi ko sa inyo, mag nagmamadali. Natanong ko yun, ano bang commitment mo dito? Ano ba? Importante ba sa'yo ito? Naiintindihan ko na importante ko. So, pag naiinip na, wala na yung utak dito, hindi niya lalo maiintindihan. Babay na. Ibigyan na lang namin ng trucks, dentist, see you later. Ganun yun. So, hindi mo siya bibigyan ng false hope kasi pag binigyan mo ng false hope yung mga tao, magiging mababaw yung tingin nila sa gospel. Okay? May question ba dito? Gamit na gamit ito. Kaya siguraduhin nyo. Especially kayo mga bata. Alamin nyo kung tama talaga yung ginagawa nyo. Or, well, again, sa 10 bagay, yung siyam, tama na kayo. Ba't doon sa isa, mali pa ako? Okay? Yeah, so actually, tandaan nyo lang yan. 4-12. Huwag mo ipagpapalagay lang. Kung medyo chinachallenge yung paniniwala mo, i-re-evaluate mo ulit. Ano din yung meron? Ang bata? Anong malaman sigurado nung tama yung ginagawa mo? Pag-usahan, pag mali. Ikaw po, eh. Okay? Ano yung maganda sa mga bata? Bari, so yun, hindi naman sa mga mag-aral ka, mag-dawin mga bata, di ba? So tanong mo lang sa, nay, tama na ba ito? Okay na ba mag-aral ako na isang oras, maglalaro ako ng 5 oras, tama ba? Okay, sabi na nanay mo, hindi tama yan. Bawasan mo yung laro, dagdagan mo yung aral. Okay? Okay na po ba yung mga 3 oras ang aral, 3 oras laro? Tanong lang, sa mga bata, ganun, tanong kayo, tanong iba. Yung mga tao na alam nyo na may concern sa inyo, una sa lahat, may concern, tsaka alam nyo na mas maasahan, talino. Sa mga magulang, syempre, laa. Sa mga bata, syempre, magulang. Magulang, pero kasi sa inyo. So, mga sa atin, mga adol, eh, mas parang sa talino pa ako sa tatay. Pwede ba yun? Pwede yun. Sa ibang bagay. Tandaan nyo lagi, maraming kahit sa academic, maraming subject. Maraming magaling ka sa math, sa science, hindi ka masyadong magaling. Eh sa buhay natin, hindi lang yan ang subject. May ibang discernments, may spiritual, love life. Yeah? Ano mas subject na love life?
Wala sa academics kasi hindi naman skill yun, ha, ano eh. Pero yung pag-evaluate ng mga ganyan, madalas yung mga ganyan spiritual, ang nakakalam yun yung ano, magulang nyo, kasi experience yun eh. May kilala akong ganyan, magbubula yung pag gano'n, yung mga ano. Umpisa pa lang eh, yabang na. Wala pa pa ba ako, naliligaw na yun. Hindi pwede yun. Okay? Pag gano'n, hindi yun lang iwasan, talaga iwasan mo. Or pag dinala mo sa church, dinala mo dito, nagpa-submit siya, okay yun, magandang sa inyo. Hindi yun may submit? May submit? Ano, pumunta doon, pwede lalo pumunta sa kanya. Pag-ilalim. Magpailalim. Okay? Diba yung submit sa school eh, pag binasa mo, wala. Diba yun? Yung ano, pupunta. Yung ano. Pupunta? Ano ba yun? Yung submit na ano, diba ano? Pag submit, ano, pailalim. Okay, sabihin ito, kunwari, yeah, kayo. Sumunod. Ito yung kala mong tama. Okay lang akong maglaro hanggang ano yun, alaw na lang umaga eh. Sa palagay mo, kasi asawa maglaro eh. Sabi ng tatay mo, matulog ka na alas 10. Ano na, gawin mo? Matulog ka. Yun, nagpailalim ka, di ba? So ito yung kala mong tama, ito yung sabi ng tatay mong tama, magpailalim ka. Ina-assume mo at tinatanggap mo na mas magaling siya sa'yo, mas matalino siya sa'yo, based experience. Okay? So magsasubmit ka. Okay? Hindi ka punta doon. Ayan, so kasi nga, maaaring mali yung iniisip mo. Okay? Maaaring hindi ka magaling sa ibang bagay. Kaya sa ibang bagay, magaling ka, okay. So, nakita niyo na yun? Itong maniwala kayo, itong verse na to. Kahit matanda ka na, dapat matanda mo. Kaya, alam mo, parang tama eh. Alam mo, mga doktrina, parang tama yung kaso, mali pala. Okay? Madalas ay hindi yung kunwari nga, siyempre, pag may sa doktrina, yung points, yung siyang tama eh, pero yung isa mali. So yun nga, repasuhin mo yan, tawag kasi sa akin. Sinadala mo ka repasuhin. Kahit anong ginagawa mo, okay, maganda na kaso may konting hindi maganda, ayusin mo ba? Okay? So huwag mong magsamag ang common term ngayon sa English, yung assume. Kung sinabing assume mo, tama na yan, okay na yan, wala nang mali ito. Tignan mo lang, baka mayroong mali. Okay? Tsaka magandang term pa dyan, sabi yan, unto a man. Okay? So, andun yung clue na, ang kung sino man may alam ng lahat at tama, sino yon? Ang Diyos yon. Kaya, kahit kung magtalo yan, magbotohan pa sila, ito tama pa rin, ang sinuosyo, abortion, mara, ganun. Hindi, katawan ng babae yun. Ito yung idea namin. Botohan kami sa 1,000, 700 boto sa abortion. Ay, tama siguro yan, di ba? Kasi maraming tao nag-uusap mo yan. Kaso yung iba, nag-abstain yung iba, mali yan kasi masama yung kumapatay. Ay, ganun lang. So sa kanila, hindi pa naman tao to. Inabort eh. Ito pa lang to, dugo pa lang. Kasi yung mga pro-life naman, hindi, tao na yan. Kasi hindi ko tao, pero okay lang yun kasi anak ko naman yun. Ay, ganun. Batuhan yan eh. Pero matatapos yung usapan dyan pag in-invoke mo na yung Bible. Ang sabi sa Diyos, huwag kang papatay. Lalo yung mga anak mo. So, tapos ang usapan doon kung lahat tayo naniniwala sa Diyos. Okay? So kahit pa parang tama ka, pag sinabi ng Diyos na maliga, maliga ka. Okay? Maniwala kayo, may simple yung buhay niyo. So, pag-service tayo sumusunod. Okay? Medyo simple yung pero ang application niya, and test. Okay, at tandaan niyo na, 14:12. Next, even in laughter, the heart is sorrowful and the end of that mirth, ano yung mirth?
immersed. Familiar, di ba? Alam ka rin nyo, parang nasaya, kasiyahan, parang ngiti ng ngisi, parang mo, mirth. Masaya ka, mirth. Okay? Parang tawa din yun. So even in laughter, the heart is sorrowful and the end of that mirth is heaviness. So tapos na. Hindi na yung sasabi. Ano yung sabihin nun? Huwag kayong maniniwala na lahat ng tawa na tawa, alam mo masaya, masaya talaga. Paano malalaman isang tao talagang masaya? Kasi sa malalaman mo, sabi sa Psalms 119:165, great peace have they which love thy law and nothing shall offend them. Kasi hindi siya madaling pasaw. Or mali ka ba? Mali ka dyan. Kasi yung taong may heaviness, saka yung sorrowful, di ba? Kaya sabi natin, uy, huwag mong ano yan, huwag mong... Parang si ano kanina, na ano kay isip. Pero wala, kailangan gawin eh. Medyo ano siya eh. Talagang hindi so, tayo lang, ayaw tumayo eh. Ba't nandito ka pa? Parang ganun. So, minsan kailangan. Pero hindi siya ginagano nung una, di ba? Pero dapat niya malaman yun. Okay? So, yung may ibang tao, okay, kaya mapakiramdaman niya yan, yung maging sorgayin tayo, hindi sila pare-pareho, hindi tayo pare-pareho. So, yung ibang tao na may pinagdadaanan, okay, alam niya, di ba, mga young people, may pinagdadaanan, ang sabihin niya, may problema, di ba? Yung may, yung tao may maraming problema, hindi sila makadala ng ibang problema pa. Nangihirap na sa kanila. So tayo, dapat alalayan natin sila. Pero pansinin niyo isang tao na kahit maraming problema, pero masaya siya, ligtas siya eh. Okay, kaya nga yun ang una natin yung ano eh. Kaya nangangang tayo yung insurance dyan. Noong una, nakaganyan. Pag alis natin, talagang masaya na eh. Totoo ba yun? Eh, yun ang salitaan ng Diyos. So pag naligtas ka ngayon, sigurado ka sa langit, anong pakailan mo kung 10 taon, ako maghirap dito, inapi ako na 20 years. That's nothing, okay? Kaya sabi dito, baka sila medyo basic ko, sinasabi lang sa atin ito para sa process ng mga bata. Huwag kang masyadong palingga. Lalo yung mga, ano nyo? Yung mga classmate nyo? Mga office mate nyo? So palagi yung bakit yung isang tao gagastos na napakamahal for example sa inumin, sa pabakasyon, ano pinagkaiba ng Japan sa Korea, wala po, building din ninyo, yung video-video, para sikat, no? Pero walang spiritual life. Hindi mo sabihin nagbibigay sa Diyos. Hindi nga nag-church eh. Bakit pa magbibigay sa Diyos? Diba? So, yun. Sinasabi natin dito. Sinasabi natin ng Bible. Okay? Hindi basta panay tawa. Masaya. Hindi panay dito. Diba? Pastor. Yung galit. Hindi ibig sabihin. Hindi na masaya. Okay. Actually, yung mga Kristiyano ng maraming na bubuhat na problema. Yung masaya na. Diba? Kasi hindi nauubos yung kasiyahan eh. Kaya napakaganda nun, una, maligtas ka. Pangalawa, lumakas ka sa Panginoon, sa pananampalataya. Kahit ano pa yan, apihin ka man dyan. Nakatingin ka sa akin, reward mo sa langit. Insecure ka ba dyan sa magandang sasakyan? Nakabakasyon mo saan? Wala. Okay? Ulitin ko, even in laughter, the heart is sorrowful and the end of the mirth. Kasi pinasunsun, huwag tayong papeke, huwag din tayong peke. Eh, sabi dito. Kung ano saysay ng mapeke, ang sinuniloko mo, diba? Sarili mo. Okay. Special yung kasi yan, hindi ko mapepeke yan eh. Yung mga taong marunong, makikita yung ngiti mo. Okay? Parang, yung ngiti niya, parang isang ganun lang. Huwag ganun mo, bigla. Para lang ano, hindi masabi ano, showbiz, no? Sa camera, nasasaya, mamaya, nagpakamatay na. Tapos depression. Okay, bumabata. Okay, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Napakaganda ito. So yung mga bata, bata pa kayo. Sa aming mga medyo, ano na, natanda na. So yung ating Christian life, isang mabalik-balik ka rin. Like, hi, sabihin, praise the Lord. Sige, backslide.
hindi nyo maintindihan nyo na pinakasimpleng example dyan, siyempre sa attendance. Okay, sa amin, sa ilang ano ko na na-experience yun. Alam ko na agad pag medyo kandal yung tao kasi hindi yung ma-attend. Kinamusta mo, may sinungaling pa, ayoko na mga musta minsan kasi nga, alam mo na medyo, pag kinakamusta ka, medyo buhugot yun ang ano eh, minsan kasi nungalingan o minsan. Diba? So alam mo eh, tas pag talaga hindi niya nakaya, lalayo na. Wala naman dahilan. Tapos ang madalas ng talagang pagbubunto na niyan, either ikaw o yung Bible o yung style mo. Ano kasi yung style niya eh. Pero actually, hindi mo maglaban yung Bible study time. So ganun din sa church. Maniwala kayo, pag lumaki kayo sa church, alam mo lahat yan. Kaya kayo, bata pa kayo. Obserbahan nyo. Kaya mga pag-fellowship kayo, obserbahan nyo si ate, si kuya, si tatay. Okay? Pag spiritual yan, kahit ano pang meron, ano yun? Wala. Kahit umuulan, naku, nasa church. Kahit may exam, kahit may lalaban, nasa church yan. Pag nanghinay yan, ha? Paano yung exam? Gawin mo sa ibang oras. Paano pag hindi na pwede? Pagtanungan mo ng ano? Pagtanungan mo. Kasi ang church time, sabi sa Bible, kailangan natin ito kahit bata ka, kahit matanda ka na. So planado na yung appointment na yun. Okay, 3 times a week. No, hindi pa nga sobra yung 3 times. Kasi ako, siguro ko, sobra naman yung araw-araw. Okay naman yun. Right? Kaya nga may YouTube pa tayo. Pag nakamiss kayo, okay, sa YouTube nila ako. Huwag lagi kasi, hindi mo ano yun kasi gaganyan ko pa. Tulog ka. Ay, napanood ko yung preaching. Ano? Ano na intindihan mo? Wala. Kasi dito, minsan pwede kang tanong. Ayan, tuloy tayo. Sabi, the backslider in heart. Yan ang ibig sabihin ng backslider, ha? Okay ka ngayon, mamaya hindi na. So kasi ang picture ng ating buhay, Kristiyano, parang pataas yan eh. Mahihirap, di ba? Pagpataas, yun yung nag-drive dito, kahit nagbabay. Di ba? So, ngayon, hindi ko na kaya. Pag hindi, pabalik ka nila. So, mas madali, di ba, pagpababa. Mas ang problema, doon pa rin papunta eh. Hindi pag bumaba ka, ito nagayon mo, ulitin mo na naman yung inakyat mo natin. Ngayon yung mga picture ng backslider, pero hindi pa tayo tapos ha. Sabi dito, in heart. So, meron mga kwento nga ng mga pastor, di ba? Medyo inaalalayan yung mga tao. Si Pedro daw tsaka si Juan, magkapatid. Marami lang. Siyempre, hindi magkapatid si Juan tsaka si Pedro. Si Pedro daw, sabi niya, oh, hindi mo na kapunta sa church kasi ano, wala tayong ulam, oh. Mamumuha ako ng ulam. Mamumuha ako isda. Bibigmit ako isda. Pero siya yung talagang ano, gusto niya yung preaching, gusto niya pumunta sa church. Kaya nung namimingil siya, nangisip daw niya, may yung pinipis si pastor. Ngayon si Juan naman, sabi, kwento ha, siya yung pumunta sa church kaso, iniisip niya, ano kayong, ilan na kaya na binlit niyo, kwento. Baliwala din, di ba? Kaya sinasabi dito, minsan, may mga tao nasa church, backslider in heart. Kaya minsan, isang problema lang, walang kwento. Pero mayroon talaga mga ganun, mayroon dyan ako subo. Talagang gusto mo matin, pero, hindi makatin. Pero yun nga, dapat i-balance mo kasi hindi ka pwede forever ka na mag-exist. Diba? Nakakahiya na. Parang si Ruben nasa church eh, pero hindi ba sa Stephen yun? Ay nga, hindi dapat dating niya. Eh, diba? Pag nasa church tayo, dito ka na nga. Eh. Makinig ka na, di ba? Si Pastor, medyo minsan, nag-entertain niya. Ang ligil na tokin eh. Okay? Di pa tayo tapos. No? Sabi dyan, itong mga backslider in heart shall be filled with his own ways. Ay sabihin mo, parang positive yun ha. Mapupuno ako. Oh, sarili ko pa yun. Mapupuno ako sarili ko paparaan. Ano? Negative ba yun?
Oh, backslide na ako? Hindi. Negative yung own ways na yan. Kasi sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? Ay, yung binasa lang natin kanina, di ba? There is a way that seemeth right to a man. There's a way. Kaparaanan mo yun, at sarili mo yun, akala mo tuloy, tama. Diba? Pag napuno ka nun, paano na? Okay. Ha? Mahinap ka nang ibalik. Kaya siyempre, maliit pa tayo. Mayroon na pang backsliding dito. Tapang masyado eh. No? Meron din, yung iba, di ba? So, pag tinanong mo yun, parang sinisi na lang ulit. Diba? Ay, busy pa rin ako. Pangatlo, busy pa rin ako. Ay, may nagkasakit. Ay, may pinata. Ay, may busy kita. 52 Sundays na, ganun pa ng excuse. So, ano nangyayari? So, ayun, may, ikaw na rin yung mahihiya, di ba? Sa atin, sa ayos ko pa rin mo sa atin. So, yun, mahihiya na kasi ako, hindi ako nangyayari. Ayun, matit ka lang. Kaso, pag punong-puno ka ng sarili mong excuses, ano na, wala na, hindi ka na makakabalik. Pero kung makabalik, napakahirap. Gusto mo ba yun? Parang yung kwento na naman ng mga pastor. Okay. Alam yung quiet load, di ba? So, swimming yan eh. Isa mga event yung swimming. Ako, hindi ko na kaya, balik na lang ako. Eh, yung lamoy niya, 3/4 na. Ha? 1/4 na lang. Ng course, makakapahinga na siya. Eh, bumalik siya. Malayo. Oh, mas malayo pa yung binalik. Ano, ganun na ganun yung Christian life. Alam niyo ba yun? Eh, ano to? Ayun, ang hirap naman basa ng Bible eh. Hindi mo alam yung mga nagtiyaga, mas mabilis na silang matuto, number one. Sinasanay ka na eh. Alam mo na yung kwento. Alam mo na yung mga terminology ng King James, yung term, yung trap, alam mo na. Diba? Okay. So, mas madali ang kaya. Yan ang totoo. Ano? Ano? Paano nga alam mo kung backslide? Hindi ka lang, hindi mo na ginagawa yung tama. Sa attendance, hindi ka lang masyado umatid. Umatid ka man, late. O kaya, makutulog ka naman. O kaya sa exam, ganun din, bumababa. Okay ka na ng una eh. Alam mo na yung tamang gawin, mag-review. Eh, bumababa, backslide yun. Unless yung lahat kayo mababa. Ibig sabihin, humirap ka na exam. Kasi lahat kayo bumababa. Huwag lang lahat backslider. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and the good man shall be satisfied from himself. So ito yung maganda dito. Again, ha, yung sa Proverbs, nagko-compensate or dinadagdagan minsan yung first part sa second part. So ano yung sabihin niya? And a good man shall be satisfied from himself. So ang sabihin, yung backslider pala ay hindi kontento. Hindi ka makukontento kasi nga, di ba? Sabi nga ng pastor, mga kapanahon na ni Daddy yun. Ano daw yung kanta sa ano? Ano yung theme song sa MPL mo? Ano yung video na meron? Alam niyo yung My Way? Yan. Yun ang theme song sa MPL mo. Kasi nga, hindi, kahit mga Kristiyano, okay, sinabi sa Bible, by faith, not by works. Hindi, may Bible din kami. Gusto nga namin magpabaho. Gusto nga namin ito yung paraan ng maganda eh, maglingkod. Okay nga yan, pero hindi ka maliligtas dyan, di ba? Paulit-ulit tayo dyan. Pag yung iba, medyo mahina dyan, sinunod mo yung sarili mong kaparaanan, my way. Ay, baby! Ay, kinig ko yun eh, di ba? Madalas ako makakain, makalasin ko eh. Kasi nga parang, di ba, parang my way, sarili mong kapalanan. Uy, ayoko pa yan, gusto ko yung sarili ko. Yung mga bata, medyo hindi pa kayo masyado ano dyan. Pero mapansin niyo yung sarili niyo. Alam mo, parang pang-impierent din yun. Kasi ganito, may daan eh. Diba? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sumunod ka sa kapalanan niya, huwag kang mayabang, huwag kang makulit. Diba? Ang kapalanan nga, by faith lang.
Okay, hindi, dagdagan natin ang mga words. Ngayon, sabi rin nung isang narinig ko about parang philosopher, the greatest pleasure that a man can have is to have it. Have it is in his own way. Okay, parang in-respect niyo kung natin. Okay, nauuwaw ako. Stephen, pengin ng tubig. Nanay, pengin tubig, yung ano. Yung tubig, yung maligam-gam lang. Eh, mahal na mahal ka asawa, gusto ko siya ng ano, binigyan ko siya ng juice. At nag-shake pa ako. Mas mahal yun, mas mahirap ito yun, mas masarap yun. Kaya so, hiningi eh, tubig. Natanong, matutuwa ka ba dyan? Sa ibang pagkakataon, siguro, oo. Pero pag hindi mo alam, yung pala yung gusto niya at that time, ayaw niya nung matamis kasi kumain na siya ng chocolate or something. Tapos, bibigyan mo pa ng matamis, di ba? So, gusto talaga natin yung exactly gusto natin. Pag nasunod yun, masaya tayo, di ba? Kaya yung mga, again, kahit sa business, di ba? Yung kino-customize para sa'yo, mas mahalagi yan. Pag nagpatahi ka, pag binili mo yan sa mall, large. Okay, magtatahi lang sila ng large, puro large. Kaya kung kumuha dyan, pero mas mura yan kasi hindi na custom fit sa'yo. Pero pag pinatahi mo yan, sinukat. Di ba? Mahal yung bahay doon, okay? So yun ang gusto kasi natin. Again, hindi minsan masama yun. Pero may mga pagkakataon na ang hinihingi yun, kagustuhan ng Diyos eh. Yung design at yung paparaanan, pati yung timing ng Diyos, di ba? Gusto ko maging malaya ako eh. Gusto ko ano, sige mag-church na lang tayo. Gusto ko ano, may church tayo every Monday. Kasi may tabawa ko ng Sunday. E kaso, inano na yun, nasa Bible na yun. First day of the week. Baguhin pa ba natin yun? Okay, ikaw mag-submit. Para sabay-sabay tayo lahat, di naman pwedeng yun. Yung ibang gano'n, mayama, gano'n. Yung church mag-a-adjust. Okay, kaya sabi dyan, a good man shall be satisfied from himself. Pansinin niyo yung ano ha, term, satisfied from. Ano yung sabihin ng from? Ha? Galing. Or dito, pag binuon yung pag satisfied from himself, gusto yung parang kalaban dito, yung sarili mo. Diba? Kasi gano'n na gano'n yung unang part eh. Yung sarili mo, hindi ka makontento, pero nasusunod ka lang ha, yung sarili mo, kung sarili mo, hindi ka pa rin kontento. Kasi hindi mo alam, yung sarili mong kaparaanan pala, hindi pala yun yung makakasatisfy yun. Okay? So that's a good verse, no? So, isa na lang. The simple, believe it. Ito, hindi na tayo matapos. Para sa mga bata, para sa matanda rin. The simple, believe it every word. Ano yung sabihin nun? Dapat ba tayong maniwala? Dapat ba tayong maniwala? Kanino? Yun, diba? Sandali, huwag yung patapusin mo. Pag hindi malinaw, kaya ito sabi dito, yung iba, kaya nangyayari sa mga simpleng ano eh. Basta maniwala. Basta mabait mo, masabait yung gasalita mo, okay naman yung gasalita, maniwala ka. Hindi. Huwag mong paniwalaan lahat. Okay? Sinabing every word, lahat. Ay, yun daw, yun daw. Ay, yun ba? Sino yun? Kaya tawag sa'yo, simple. Ngayon, tayo sa panahon natin, gusto natin maging simple lang ako eh. Sa Bible, paulit-ulit ang simple is, madalas ay hindi ah, meron ding simplicity in Christ, which is positive. Okay? Pero madalas yan, especially sa proverb, negative ang simple. Ibig sabihin nun, parang bobo, tanga, parang gano'n. Ay, di pa lang yun. Simple ng tao. Yun yun. So tayo dapat iniisip natin, huwag nating paniwalaan lahat ng sinasabi. Katulad nyo, eh, ito, nagkasalita ako dyan. Gusto mo, huwag gandang paniwalaan. Testingin mo. Alamin mo kung gaano katotoo to. So siyempre, itong mga kalamihan naman sa atin dito, yan, nagdala na kayo ni Brother James, iwala kayo sa kanya. Siyempre, parang inalala nyo si Pastor, okay yan. Iniwala kayo. So, inabi, okay yun. Pero hindi basta-basta rin yun. Okay, so itong may mayiging bisita tayo, galing Hong Kong, yung binisita natin yung bride, si Alvin. Na-save yun. Mag-ina. Ano pala sila? Father na, mag-ina sila, di ba? Pero hindi yung matay. Huh? Eh, yung ang medyo mainit yung asawa. Okay? So, pagpunta nila dito, siyempre, titignan pa nila kung okay ba yan o hindi.
So pinagkasunduan lang naman natin kasi mga kaibigan-ibigan. So, pero kahit sino sa atin, nung sa church, tinignan mo yan, gano'n. Pag may sabat, ang dami nagtuturo sa internet, sino paniniwalaan mo? Subukin mo. Huwag mong paniwalaan lahat ng salita. Sinabi din ang Panginoon, sabi niya, try every spirit. Okay? Parang gano'n din yun. Yung spirit na yung hurting yun, salita o yung napensahe na sinasabi. Kaya pabaliktaran yung simple is the prudent, matalino. Alam niya kung ano yung sino masama, mabuti. A prudent man looketh well to his going. Ano yung looketh well? Yung magandang itsura, gano'n ba yun? Hindi. You look well. Hindi ba yun? Sinusuri, tinitingnan mo ng maigi. Yun. Tinitingnan ng maigi, well. Ano yung to his going? Kung saan siya pupunta? Okay? Kung anong ginagawa? Doko na, pupunta ako doon. Tama ba itong ginagawa ko? Ayun, dali ko, may mga gumagawa ko. Tama pa ba ito? Parang mali na. Hinto ka muna, isipin mo, bang, mong babalok ko ito, ha? Okay? So, ganun, mga bata, ha? So, ganun din sa karir nyo. Iba kami, nung mga bata rin kami. May mga plano ka na rin, eh. Talagang hindi ko makakalimutan, basta sa abroad, yun ang lagi sinasabi sa akin. Basta abroad, okay yan. Kahit yung dati namin boss eh. Yun, masira yung pamilya. Hindi niya alam, ano. Iba naman, yung ibang kilala ko, ganun. Pagbalik dito, alam ako, maayos. Baka nagsisimula sa ulo. May mga ganun eh. So, ganun muna tayo, may question ba? Miss Pilgrim. Ganda ng papos, hindi ka makakaubusan. Lalim nga na simple lang yun. Pag nagbabasa yun, gano'n. Ito si Stephen minsan naman, nausobahan. Lahat ng ano, tinatanong. Sabi mo minsan, kailangan ko yung tanongin. Wala na, ako na magbabasa yun. Gusto mo. So hindi mo kaya ano, yung ibang pagbabasa nyo, at least makuha mo yung summary. Tapos maging familiar kasi ito. Yung maganda ngayon, may dictionary, nakakabilis, di ba? Huwag yung mapanahon na tayo ni Dabi, yung hirap. Yung cellphone. Wala. Yan lang yun. Dictionary sa mo kasi yung tama na. May record yung excuse mo. Meron yun, gusto lang yun. Tama yun, may question ba? Wala. Nasaan? Joshua, nakikinig ka ba? Natindihan mo ba? Hindi lahat. Okay lang hindi lahat, ganun talaga. Pero tutukan mo yung mga tuturo, di ba? May mga simple na kaya mo natindihan. Johan, you understand? You understand? Question, Salim. Eh, may hiya kasi ito yung ano eh. Mamimiss natin ito pag dumami tayo. Wala na tayong opportunity. Madalas yung lumalak. Yung lumalak eh. Ano na. May mga yun. Kapalit mo yun. Sige, wala. Si Jana. Itin mo si Jana parang mature na mature na. 30 na parang pala. Yes, mga 13 mo tagalhin. Nasabay ko lang. Nasabay. Sige, si Salim, maaagal yung mamature niya pag kumayin mo. Salim, kasama namin. Hindi kami magsisisi. Sa tandaan yung mga bata, kayo, hindi kayo nag-practice para maging bata, di ba? Later, magiging adult kayo, yun ang pag-practice niya. Project yung naging salina niya. Ano ba? Lecture 18 na siya. 18. Swimming daw yan, swimming. 5 years Four years. Hindi ko makakalimutin si Dali. Alam ko, mas mananda siya. 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 Ulangin na gagawin sa amin, nasa follow us with our... Pa? 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 Pa?
Trabaho pa rin noon, mga school. Video nga po kami sa regular ito, Lord, na aming online presence, Lord, na maging successful po, at least ma-reach, Lord, yung ma-reach dahil kapalaki po ng uwan ng mga tao na sa salita ng kapatangan, makapalaki po sa mga rin sa ito ay na maka-increase po yung mga tao sa mga palaki practice. Please, Amen!